Kamusta mga herb? And meron akong bagong ipapakilala sa inyo. And ito na siya. May mga nagre- Nani? Omae wa mou shindeiru. Request kasi na subscriber sa akin na magkaroon daw ako ng T-face para sa mga covers ko. Para daw, ewan ko, parang mas trip daw nila. And ito na yun. So ito ay Craftsman Base. Ayan, Craftsman Base. Itong Craftsman Base na bibili dito sa Singapore ng $200. Mga siguro nasa nasa 7.5. Kasi ang palitan is 38.5 for now. Now ngayon, binili ko to ng $120 sa kaibigan ko. And may mga gagawin akong mods dito para maging fully functional. Kaya ang tatawagin ko dito is the P bass that is better than a Fender professional P bass. So ano ba ang mga gagawin natin dito ngayon? Unang-una, ipapolish muna natin. I mean, lilinisin natin buong body niya. Body, head, and ayun, itong body, head, and neck, linisin natin. Now, ang gagawin naman natin is papalitan natin tong bridge. Then, papalitan din natin yung machine heads niya. Okay? Then, ipapolish natin lahat ng frets gamit ang steel wool. Tapos, check ko yung wiring niya sa loob kung properly grounded ba siya. And ayun, lastly, Seymour Duncan Pops. Nani? I-install natin, ihinangin ko, and tingnan natin kung maganda yung grounding niya at the end. So, stay tuned na lang. Hindi ako professional na luthier or what, isa lang akong basis, and kaya ako pinili ang P-Bass kasi sobrang simple niyang gamitin. And dahil dalawang knobs lang siya. Yung owner dati linagyan pa ng kill switch. So ayun, black ba? Hindi siya mukhang black eh, parang may pagka dark green siya. So ayun, let's start this. Let's do this. Moktun! Uunahin muna natin linisin yung body. So, gagawin natin ngayon, tanggalin muna natin yung strings. Simulan natin yung camera. So, ngayon, natanggal na natin yung buong strings. Linisin natin yung fretboards gamit ng lighter fluid. Now, hindi ko alam kung pwede siya, pero yun. Wala naman mangyayari. So, bahala na. Lagyan natin ito after mamaya. Lighter fluid. Now ngayon, malinis na actually. Malinis na siya. Oh, ang green nga, oh. Now ngayon, malinis na siya. Ngayon, polish na ngayon natin is yung frets. Ito yung steel wool na gagamitin natin pang polish ng frets. Ngayon, itong steel wool na to, maraming ganito nabibili sa hardware. Sobrang fine niya, kaya okay lang na i-brush ng i-brush yung ismong frets. Ngayon, isa-isahin ko muna sa maliliit na frets yung mga high notes kasi nga hindi gaya nung tape ko. So yun. So medyo maduming process siya kasi nagmumumu siya. Yung nagkakalat pag ni-scrub. Mm-hmm.
So yun, medyo madumi and ang init. Pinatay ko muna electric pan kasi yung mumu, ayun o, sobrang dumi. So, stop ko muna. Linisin ko muna dito bago natin polish gamit itong Howard & Feet. So yun. So, ayun na nalinis ko na yung lugar ko kasi ang daming mumu. And ayun. Ngayon gamitin na natin tong Howard & Feet wax para sa wood niya. So ayun, maganda na ulit yung frets niya. And may mga scratches pa pala, battle marks. Pero okay lang. So yun, nahulog pa yung nahulog niya yung para sa machine heads. So ilagay na natin ngayon yung para sa machine heads. Ang ilalagay natin ngayon is eto, yan, Wilkinson Bridge. Nabili ko siya ng $60 times 38.7 yun na lang. Or ilalagay ko na sa screen. So, ang liit ng screws niya, kaya medyo struggle. Ang galing. Nalagay na natin ang hindi ganun ka perfect kasi medyo may nakaangat ng konti. Pero yun, okay na siya. Eh nilalagay naman natin 'to. Ayun. So, kung ilalagay niyo yung screw sa apat na holes ng kada machine heads, hindi ko ina-advise na isa-isa. Like isa ipuruhan niyo kaagad. Ang way dito para ma-perfect niyo is sabay-sabay. Bale, parang consistent siya na dito muna, next, twist ng lima, next, twist ng lima, ganun. Para even out yung pagkakalagay. Ganun palagi yung right way. So ayan, hindi pa siya nahihigpitan and ayun, sabay-sabay ko siyang, hindi pa isa-isa, parang sabay-sabay ko siyang hihigpitan, ganun. So ayun, lalagay ko muna siya and mamaya ibabalik ko na lang siya. So nalagay natin siya and so far okay naman siya. Ayan. Pero naging problema ko lang is yung masyado siyang malaki kaya parang nag-overlap siya. Ayan. Wait lang. Hindi ko mapakita ng maayos. Ayan o. Ayan o, parang nag-overlap siya dito sa isang machine heads. Kasi masyado atang malaki yung machine heads. And ayan. Pero so far okay naman, nalagay naman natin na maayos, so okay pa rin. Nothing special, ganun pa rin naman, screw lagay, secure, ayun, maganda naman and okay na. So tapos na tayo sa neck at saka sa head, ngayon sa body naman tayo. So next is papalitan naman natin yung bridge. Tignan natin kung nakakonect, tignan natin kung meron siyang grounding. So yun. So napansin ko dito is yung may-ari ata nito nung una, ayun o, parang pinalitan ata yung bridge kasi nga parang nakain yung screw niya. And luckily merong grounding. So yun, ayan siya. Ito yung bridge na luma. Bridge na bago, Goto Bridge. Nabili ko siya ng $62 din, same value sa machine heads. And in with the new one. Ayan, ito yung kasama niya. May mga kasama siyang Allen key. So luckily, saktong-sakto yung mga screw din niya sa Goto Bridge. And kumuha muna tayo ng aluminum tape para ma-secure talaga natin to. So wait lang. So itong aluminum tape, pandagdag lang naman ng surface contact para gumanda, mas lalong gumanda yung ating grounding. So yun, simple lang naman. Aluminum siya talaga and meron siyang stick sa kabila.
So same process, huwag nyo kagad higpitan para maging pantay-pantay yung pagkakalagay niya. Pickups, tingnan natin kung naka-shielding siya. So, wait. So, i-unbox muna natin tong Seymour Duncan na to. Itong Seymour Duncan na to, parang yung kay Zild to. Nabili ko na $90. Ayan, naka-seal pa siya. And, four passive siya. So, ngayon, unbox natin. So, kasi tinatamad talaga akong maglagay ng... Ayun na, tinatamad akong maghinang kasi. Puta naman eh. So, ang gawin na lang natin, itap na lang natin. Lagyan, tanggalin na lang natin. Tapos, try nating i-tape na lang ng maayos. Tatamad talaga akong maghinang eh. Ayoko nang maghinang. Mamaya, masira yung hinang. Basic lang naman yung hinang nito. Kaso, yun nga, ayoko nang sirain yung... pagkakahinang dun sa mga pots kasi parang minod ata nung gumawa, ewan ko. So ito na, anong meron sa box? Ayan, may mga screws pero yung itim yung gagamitin ko. Ayan, foam para sa ano, sa paa, mga pickups niya. And yun, ayan ating special, ayan lang talaga siya. Plus, ito, and manual. Manual kung paano siya, wait lang, baka mamaya may kakaiba pala yung pagkakalagay nito. .047 cup, ayan. 250 pots, tama naman siya, kung tutuusin, and yun. Yun lang naman, nothing special. So, yun lang. And, try na natin itap na lang. Kasi tinatamad talaga ako eh. So, ayan. Ito-easy mo rin natin. So, ang gagawin natin ngayon is, ito, lagay natin sa side. Table side. Ito, at nang ano, dumikit dahil sa magnet. We need this black team. We need team tuloy. We need this black. And ito, dumikit. So yun, may point. 0.47 ba to? Ako na siyang pakialaman eh. Mamaya maano ko pa. Pero yun. Okay naman yung pagkakahinang niya. Ayoko na masyadong pakialaman. And putulin na lang natin dito sa gitna. So, yun na yung lumang pickups niya. Try natin ibenta. Ito yung lumang foam, sanggal. Sanggal. Next. In with the new foams. Ayan. Ating special. Lagay-lagay na lang tayo para cute. And new one. So open. Baselines. Now ang gagawin natin ngayon is ano ba yung orientation niya? Paikot. So ano? Kahit ano naman ata eh. Tama, ganito.
Ayun pala eh. So, gawin natin yung spikot. Ayun, tama pala. So, updates tayo ngayon. Wait lang. Tayo ngayon, nilagyan ko siya ng mga stickers kasi kukuntingin ko lang yung lagay ng screw sa pick guard. And hindi ako satisfied dito sa bridge. Maganda naman siya actually, kaso anong nangyari, loose thread yung screw, kaya lalagyan ko siya ng toothpick para magkaroon siya ng may pangkapit siya. Sa mga nangyari, bale inamid na natin tong bridge, lagyan natin mga stickers kasi, tapos may tama tong body niya, kaya lagyan ko ng GoPro sticker. Ganda pala ng kulay niyo, ganda pala. Kill switch and knobs, kunin natin yung tamang Allen wrench. So, check, and yung screw, ang plano ko parang kay Zild, hindi ko na lang lalagyan ng masyado maraming screw kasi nga, para madali siya ibalik at madali rin tagalin. So far, wala namang loose thread sa mga screw niya. Same process, sabay-sabay lang. Then, i-restring na lang natin. So, I know, excited na kayong marinig siya. Ako rin talaga excited na. And, if ever man na mabenta ko yung Boss Overdrive ko bukas, bibilihan ko siya ng Sadowski. So, i-restring ko na lang to. And, maraming salamat sa pagpapanood kung paano ko inayos. And, ayun, wait nyo na lang na makomplete natin siya. So, ito na ang end results. Ayan. Hindi ko pa siya natutuning, pero feeling ko yung bridge, naka-adjust na siya kagad. Then, i-check ko na lang kung tama yung intonation niya. And kung, if ever may fret buzz dito sa my 12 and above frets. So, yun lang naman yung concern natin ngayon. Ayan. Maglilinis muna ako dito kasi ang daming dumi. Ang daming dumi is tinanggal sa basement. Ayan.